pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agria Content. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kakaibang variety ng catfish o hito. So, meron na nga tayo na pag-aralan na African catfish. So, ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba itong native catfish? Abangan niyo po yan. Ito ang Agria Content. Babalik po ang Agria Content. Ngayong araw, ang ating makakasama ay ang presidente ng San Felipe Livestock and Organic Farmers Association, si Sir Gary Michael Salinas. Hello po. Hello po. Good morning po. Good morning, sir. Sa pag-uusapan natin ngayong araw ay hito. Kayo ay nag-hito sa inyong bakuran. Tama ba? Yes po. Anong mga hito po ba ang inyong mga alaga? Sa ngayon po naman, nag-focus po tayo sa African na hito po. African. Apo. So, pero meron kayong mga native din na hito o... Meron po tayo. Meron naman po, nasa mga fish pad po. Oh. So, pwede ba natin ipag-compare ano ba pinagkaiba ng hito na African at saka nitong native natin? Yung sa native kasi mama, kumpara sa sustansya naman, sabi nga nila mas masarap yung native. Kaya nga lang, pagdating sa pagluluto, kung hindi mo machampahan talaga yung saktong pagluluto niya, medyo makunat po siya, tapos maliliit po. Unlike po sa African ito na saglitan lang po, malaki po, tapos malambot po siya. Oo. Ito bang native natin? Ito din yung tinatawag na pantat? Yes po, ma'am. Yan po. Oo. Uy, masarap ang pantat ha. Pero maliliit nga lang talaga. Maliliit na siya, pero talagang malinamnam po yung lasa. Yes po, yes po. Pero sa pagpapalaki naman, may difference ka sa araw ng harvest sa itong African saka native natin? Natural po yung pagpapalaki namin sa native. Unlike sa African po, talagang kailangan po talaga siyang tulukan. Lalo na sa first 1 month na 6 times ka magpakain. Dahil kung hindi po yun yung gagawin, carnivorous po kasi sila eh. Kaya pag hindi natin natutukan na sustain yung pinap na pakain sa kanila, sila mismo yung magkakainan ko. Oo, carnivorous nga. So ngayong araw ko, pag-usapan natin itong native saka African. Gusto ko makita yung comparison eh. Hindi po ba sila ganun ka-demanding, sir? Sa native ma'am, hindi naman po. Kasi nga kumbaga sila kasi parang sanay na sila talaga na maghanap wild pagkain. Hindi katulad nung sa African hito, is talagang kailangan tutok po tayo talaga sa pagpapakain. Yun nga lang talaga, pagdating po sa marketing or sa market sales, mas lamang lang po talaga yung African hito. Kasi saglit mo lang siyang aalagaan. Unlike sa native na hito, kahit kanon mo pa, kahit sabi mo tutukan mo sa pagkain, hindi po siya ganun kabigat or ganun kalaki. Unlike sa African hito na minsan ang maabot po ng 2 kilo yung isang piraso. O talagang pag natutukan ko sa pagkain, isang makaabot pa nga po ng 4 kilo. Pero sa native, hindi po natin mapapaabot ng ganun. Oo, kasi nga maliliit sila. Yes po. Sir, saan kayo kumukuha ng mga fry na tong native? Bali, nag-join po ako ma'am sa mga groups sa Facebook, yung mga African hito growers, kasi nung matid po tayo ng seminar sa
bilyar sipag, pagdating ko sa aquaculture, medyo may mga nakakausap naman po tayo at nakakapalitan ng mga idea at doon, nakakapuha po tayo ng suggestion kung saan kukuha ng mga magagandang klase ng tripo. Tapos may isang kasama din po tayo rito ngayon na in-assist po natin na ngayon siya po yung nag-focus ngayon sa hito farming at hindi po pwede magsabay kasi sa marketing po, kami po yung bumibili. Kami rin po yung nagmamarket ng product. Kaya ngayon, alternate sila po muna ngayon habang mainit yung panahon at meron naman silang enough na capacity pagdating sa pagpapalaki ng hito. Then the rest, pag tag-ulan, kami naman po. Pero as is, isang association pa rin po yun. Kumbaga, tinuturuan namin yung bawat isa na pagkaroon ng kahit maliit lang na hito farming nang sa ganun, tagtag po yun sa additional source po ng income nila. Hindi lang po natatuon sa palay, sa livestock, or sa poultry. Para lahat, meron po talaga pagkakunan. Opo, tama. Bali magkano pag may difference ba yung presyo ng African hito saka ng native na hito natin pagdating sa price? Yung sa native hito naman kasi namin, ma'am, naturally na yun. Kung ano na yung bando, nag-breed na lang po siya. Nanganganak na lang po siya kasi traditional nga po at hindi namin hinaharvest lahat yun. Yung ano lang po yung maharvest namin at meron natitira, nanganganak na lang po sila doon. Ngayon, pagdating naman sa African, minsan nag-release siya ng mga piso, depende po sa pan, minsan may 50 pesos, depende po hanggang 150. So yung mga native, yung ano ba, kung nagsimula ka pa lang, saan mo nakuha yung native mo? Yung sa amin, mama, nagsimula ako sa breeders. Yung mga nauhuli lang din sa ilog. Okay. Ayun po. Tapos kasi yung fish pond kasi namin is nasa gitna siya ng ilog. Ang tendency niyan, pag tumataas po yung tubig, meron siyang pasokan. Binupuksan ko namin yun. Opo. Tapos ngayon, yung mga naglalagi doon, pagdating sinasaran po namin. Hanggang summer na po yun. Doon na po siya. Kasi dumadami na po siya. Oh, ang inyo bang palaisdaan ay yung clay o concrete? Yung clay po. Clay. Tapos ito ay malapit sa silog. Opo, opo. Oh, I see. Opo. So, galing dun, wala palang gastos pagdating dito sa native dahil kanya-kanyang breeding na lang sila. Eh. Di ka tulad sa African. Ang African, medyo malaki ang ano din, di ba? Kailangan na investment. Yes po, yes po. Sa pagkain naman, sir, na itong mga native, anong pagkain nila? Yung sa native, ma'am, halos kadalasan yan, yung darak na may molasses. Same din naman sa African, eh. Tapos sa floating fish. Pero pag wala nga po talaga, ano lang po, kasi malawang naman po yung fish pond, nag-aanap na sila ng mga kain nila doon. Kumbaga parang naturally, grown sila naturally. Unlike sa African hito nga naman. Kasi yung African hito po, yun po talaga yung pang-market namin. Eh. Oo. Yung African nyo, pinapakain nyo yung mga bitukan ng manok, hasang? Ay, hindi po, mga. Walang po siya. Fish lang po siya. Or darak na may molasses. O ganun po. Tapos ang inyong name? Kasi nga, organic. Opo. Tapos ang inyong native, as in wala na lang. Parang hintayin nyo na lang talaga sa lumaki. Ganun? Mayroon po, mga pag mga chine-check na po namin yung kung ilan, kung gano'n na sila kalalaki o kung gano'n na po yung karami yung laman ng pan. Nagsasabog din po kami ng mga floating feeds, gano'n. Para lang makita namin kung ma-estimate namin kung mayroon kung marami nga bang nabuhay o nakapag-produce nga po yung mga naunang breeders namin para at least makita namin. Kasi yung sa panguhuli naman po namin, may size po yung lambat. Kaya naiiwan at naiiwan po talaga yung maliit. Oo. Yes po. Sabi mo maluwang ang inyong fish pond, gano'ng kaluwang po ito? Estimated ko po siguro, mayroon po siguro mga 1,000 square meter. 1,000 square meters? Opo. Maluwang nga. Kasi ngayon parang nire-recommend. Kung ikaw may balay, pwede ka na mag-start ng iyong kolektaan ng 200 square meters. So 1,000 square meters is malaki. Yes, sa akin po yun. Sa native,
sa hitom, sa paltat. Pero sa African ko, kahit mga balang ko yan, maliit lang po kasi hindi naman siya ganun kagastos pagdating sa spacing ko. Kasi yung 1 square meter is 100 na po yung pwede mong ilagay na similya doon. Ayan, kaya pag marami ka lalagyan, pwedeng pagpalaki ka lang yung pagdas, lipat-lipat pa lang po, mga drop, ganun po ginagawa natin. Then pag nagulan nga po, sinasabihan namin yung mga miyembro, naggawa sila ng mga maliliit na butas sa mga dulo ng palayan nila para the rest, pag may marami pong stock yung grupo, nilalagyan po namin bawat isa po para mayroon din po yung mga production din po sila. Opo. Dito first time na balik ako dun sa native. Sabi mo na sa tabi sila ng ilog. Yes po, yes po. Hindi ba pagka umangat naman yung tubig ng ilog eh, tinatangay naman yung mga alaga mo nito? Meron pong lambat ma'am na nakaharap, parang style pag B-ship siya ngayon. Ngayon yung mga papasok, pwede siya makapasok kasi may maliit na uwang eh. Pero yung mga lalabas, hindi siya makalabas kasi B-ship nga po siya eh. Yung dulo nung B, nandito sa, yung papasok. Unlikely pa kasi yung babinga eh, paggaling sa labas, mapapasok nila yung outlet na sa dulo na lang, yung maliit na lang na butas, hindi sila makakalabas ngayon. Opo. Pero okay lang ba na magpakain tayo ng ating mga alaga pagdating ng gabi? Kasi ano, di ba sila? Yes po ma'am, opo. Lalo po sa African, kung talagang hindi mo po naabot yung nasunod yung 3 times a day na after 1 month pagpapakain, kung kailangan gabi magpakain, magpakain po. Kasi nga yung sinasabi nga na talagang sila-sila na mismo yung magkakainan pag talagang nagutom. Hanggat maaari, busog po sila lagi. Lalo lang yung sa first 1 month po, minsan kahit alas 8 na ng gabi, pag hindi ko nasunod yung 6 na beses na magpapakain, nagpapakain pa rin po ng gabi. Kasi yun po iniiwasan natin eh, kasi yung mortality, pag na mas marami yung namatay o nagkainan, parang konti lang din yung kapasok na hikap. So hindi naman kayo nagkakaroon ng problema sa, kasi yung ibang fish pan, nagkakaroon silang problema sa odor ng kanilang fish pan. So, ayun nga po yung kagandahan nung sa mga drums, saka yung sa maliliit lang po na fish pan. Kasi nga po, at least kung anytime na pwede kami magpalit ng tubig, madali na lang magtanggal. Tapos nagsasabong din kasi kami ng acid para pang control po siya sa punggos. Kasi yun po yung dahilan minsan ng mga ito, pag yung, opo, yung sa pagkinapitan ng punggos yung mga balbas nila, talagang ayun na po yung type na mamamatay na sila kasi hindi na sila makakain, hindi na nila nadedetect yung mga pagkain. Kaya ayun po. Pagdating naman po sa oxygen. Sa hito ma'am, ayun po yung pan eh. Kumbaga talaga pinakamaganda pagdating sa mga lahat ng klase po ng isda. Kasi ang hito po eh talagang umaangat po siya para makalanghap ng oxygen. Unlike po sa tilapia na talagang ayun, nagkakaroon tayo ng mga sabi nga nila na namamatay dahil nauubusan ng oxygen. Pero sa hito po, from time to time po yan, umaangat para lumanghap ng oxygen. Ayun po, wala po tayong problema pagdating po sa mga hito. Kahit na malumot nga po yung tubig o talagang masyado ng maputik or maitim, talagang yung hito is talagang survival pa rin po siya. Matibay sa sakit? Yes po. Pero meron bang mga sakit din na dumadapo sa hito? Sa na-encounter namin ma'am, yung punggos lang po eh. Yan nga po, kaya yung sa asin nga po. Mm-hmm. Pero minimal lang naman siya eh. Pero pag nakapagsabog ka kasi ng asin, halos nasa 3 to 5% na lang yung encounter mo na sakit na maupa sa dito. Pero unlike po sa amin na nagpapalit kami ng tubig, hindi naman na po ganun nakaka-encounter ng ganun mga sakit. Tapos yung sa flooring nga po, talaga pag talagang magaspang yung flooring ng ginawa mong fish pan, talagang isa po yun sa nagiging dahilan kasi nga ang hito pag dumaypay, pag umangat, biglang dive yan sa baba. Oo. Ngayon nagagasgas sila kaya hanggat maaari nilalagyan po namin ng mga buhangin o putik sa ilalim mismo ng pan po. Ay, ganun pala yun. Talaga yes, sensitive po. Yes po. Oh. Saka alam ko ang hito, ano daw yan, naglalakad daw yan sa gabay. Tama ba?
sabi-sabi po nila. Pero umangat lang po siya. Oo. Sir, pagdating sa sakit, ano mas matibay, yung African o yung native? Sa encounter ko mo yung sa native kasi nga hindi natin masasabi kasi natural lang po kasi yun, kinababaya lang natin eh. Pero halos parehas din kasi parehas naman na ganyan din na ito eh. Mas masailan nga lang talaga yung African natin. Pagdating naman po sa market, sir, sabi mo mas maganda ang presyo ng ating mga African. So, native magkano naglalaro ang presyo? Yung sa market price, ma'am, yung sa amin, halos sa parehas lang po kasi yung presyo ng konek. African sa native, yun nga lang, mas hinahanap nga nila yung African kasi mas malalaki talaga. Sizes siya ng pang-ihaw. Nasa 130 po pag kinukuha po sa mismo farm. Pero pag binabagsak na po namin kasi mayroon pong tindahan yung association, yung grocery, pagdating po dun sa mismo grocery na po, nasa 200 na po siya per kilo. Kaya kumita na si farmer member natin. Tapos binenta niya dun sa asosyon, kumita yung asosyon, kasama pa siya dun sa kinita ng grocery kasi manage by association yun. Paano ba sumama sa ano nyo, asosyon? Dali na po mag-membro. Maganda mag-membro dyan na. Maganda po, opo. Oo. Pero hindi, tama, kailangan po kasi talaga ng ating magsasaka yung gaitong sasip opportunity. Ang sabi nga nila, hindi lang pwedeng mula farm, market, hindi eh. Kasi kailangan may tutok talaga, farm, market, hanggang dun sa table ng consumer. Yun ang kailangan natin. Maibenta natin ng maayos yung ating mga produkto. And minsan kasi nangyayari, hanggang farm lang, ang daming na-stock sa farm, hindi na ibenta, hindi umabot sa consumer, nabulok lang yung mga ano paninda. So, maganda po yung sa inyo kasi buo yung programa. Opo. So, dito sa native natin, saka sa African, sabi mo, tinuturo kayo ngayon sa inyong mga kasamahan, parang bibigay tayo ng opportunity. Paano ba magsimula? Kung gusto natin magsimula ng ganitong klase ni Go, so paano ba magsimula? Ano-ano yung mga kailangan natin gawin? At tandaan. Yung sa amin lang, ma'am, kahit maaari ngayon. Kasi pagdating po sa pagpapalaki, wala na silang problema kasi sa amin na po, sa association na po yung kami nagpapalaki. Tapos yun nga po, pinapagawa namin sila ng mga butas. Pero hanggat maaari, sinasuggest namin na magkaroon po ng mga screen. Kasi nga pag minsan may mga bagyo, yung bigla ang pagtaas ng tubig, hindi po talaga natin may iwasan yung mga ganyan. Kaya yung tendency, pag wala po siyang harang, wala siyang screen, at hindi po talaga matibay yung ginawa nilang pilapil, talagang makakalabas po yung mga ito. Kaya yung mga basic po lang naman po yun, mga pagpapakain. Ano ang pag-education na paglagyan na itong mga fishpans natin? Hanggat maaari, ma'am, dun sa mga hindi po natutuyan ng tubig, yung mga medyo malapit din sa source ng oil, sa source ng irrigation, pero malapit sa ilog, opo. Para yung tubig talaga kasi pag masyado nang mababa po yung tubig, medyo nagkakaroon din po ng impact sa mga ito. Kaya minsan namamatay sila kasi umiinit po yung tubig. Eh. Mm-hmm. Kaya hanggat maaari, medyo shady rin sana at makapaglagay din sila kasi kami naglalagay kami ng mga water lily at ng mga kangkong or nung asola para at least kahit papano. May mga lumot din na kumakapit doon na isa rin na sa mga kinakain ng mga ito. Yes, tama. Lalo na yung asola. Sabi nila maganda itong talaga ang asola. Pag- yes po. Po. Ano pa po, sir? Yun lang po yung kwan, hanggat maaari, tinuturuan namin sila na hindi lang basta man ang mag-alaga ng hito, dahil sabi ko nga, kung mag-aalaga ka naman ng hito, pero ang purpose mo lang is parang pag-isabay o masabi lang na mayroong karing hito bago, yun yung parang binibreak namin sa kanila. Kasi tinatanong namin muna kung ano yung purpose mo. Kung yung purpose mo is talaga yung mag-alaga para magkaroon ng extra income, o kumita para sa family mo. Ayun, doon po. Kasi yung ito yung pinamimigay po namin is parang dispersal po yun. Ibibigay po namin sa mga miyembro na talagang may kapasidad at may puso. Willing talaga mag-alaga. Hindi yung ningas-gugol lang na gustong mag-alaga. Tapos pagdating ng
hindi niya naman pala matututukan, pagpapabayaan lang. Sayang, sayang po yung effort, sayang po yung pera at sayang po yung tulong mula sa sosyo. Kaya hanggat maaari, doon pa lang po sa kanya, binibriefing na namin talaga na kailangan pahalaga, pagpapahalaga po, yun po yung pinaka-importante. Kasi pagdating po naman sa marketing na po yung grupo para tumulong, para hindi rin sila mahirapan. May market na sila, tapos market din nila kami, at tumutulong pa kami para i-refer sila sa mga ibang bayan po. Opo. Sir, ano recommended nyo na size? Para gano'n ba kadami yung pinapamigay ng grupo? Depende po sa kanila, ma'am, sa area nila. Kasi ng fund nila? Yes po, ma'am. Kasi ngayon, mahirap naman kasi pag overcrowded, ma'am, yung mga isda na ipapan natin. Pero kadalasan naman dito, ma'am, maliliit lang po yung mga butas na ginagawa nila kasi kumbaga tumangalan po sa mga palayan. Kasi nga yung isa rin sa pang-control namin sa mga puhol yung hito eh. Kasi nagkakaroon sila ng pagkakataon na mamulot talaga ng mga puhol instead na paglason. Ngayon parang nagiging practice na nila yung mamulot ng mga puhol para yun po yung ipakain. Para po ano, kapaga aside po sa pag-aalaga ng hito, medyo nakakatulong din po kami para ma-lessen yung paggamit ng mga lason na pangkuhol sa mga palayan na isa rin po sa nagiging dahilan kung bakit yung sustansya po ng lupa at yung gamot na napupunta sa mga pananim is talagang nakaka-apekto pa sa kalusugan. Kaya hanggat maaari, yung practice po nung i-encourage po natin sila na naturally saka yung healthy yung mga product na may produce, mapapalay man siya o mapapaste na. Opo. Sir, puputulin muna natin ang ating usapan. Mag-break lang tayo. Pero magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Magbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Gary, pag-usapan naman natin, market, tapos na tayo. Pero paano ba ito hina-harvest? Tulad itong native hito nyo. Paano ito hina-harvest? May per order ba? O pagka may araw na sakto na dun sa harvest time, is kinukuha na natin lahat, iniiwan na lang natin yung mga maliliit. Paano ang sistema? Yung sa native hito namin, madalas naman dyan, parang per order po siya. Or minsan, pag may mga bisita or may mga kakilala, minsan parang picnic-picnic lang po. Mamimingwit sila, tapos po ilan yung makukuha nila, ikikilo nila. Ganun. Parang pa lang siya, ma'am. Eh. Yung sa native namin is parang intended for siya for a... Anong patatawag natin dito? Parang pick and pay po. Aside po dyan, para mag-enjoy po yung mga kasama natin. Na hindi lang yung basta nagpunta sila doon at binili nila yung isda. Ayan doon, sila na mismo ang nag-enjoy na manghuli ng para sa kanila po. Dito naman tapos sa ating African. Yes, sa Africa naman po dyan, na minsan 3 months po, ganun, madalas na. Minsan may 2 months, pero hanggang maaari, 3 months po yung buwan namin. Kasi depende sa bagay, depende rin po sa mga sizes. Kasi may mga naghahanap po ng medyo malaki-laki na. Tapos meron din po yung katamtama lang po. Depende pa rin po, kaya minsan nga nagkakaroon kami ng after 1 month or next month, you know, nagsusukat na kami ng mga sizes ng buwan. Parang nanguhuli lang kami ng isa, dalawa, selection lang po para makita natin yung bigat at sa timbang. Para alam natin kung may naghanap na customer na kailangan niya ng ganito. This part, meron lang po. Kasi ang binabagsakan namin, kami lang mismo yung community po. Oo. Association po is meron kami 367 na members. Tapos may mga katayan po tayo na mga nagbibiyahe po ng isda. Tapos yung sa palengke, nakikipag... Meron na rin sa palengke, binabagsakan. At nagipag-market tayo sa palengke. Tapos nakipag-tayak din po tayo sa DA, sa kanilang kadiwa ni Anya at Kita. Yeah. Pag meron pong harvest, minsan may daladala kami doon na nagbibenta po kami. Direkta na lang, hindi na... Yes po, direkta. Direkta na po. Oo. Iaalok mo na lang. Tama ba yung term ko? Yes po, yes po. Kasi kami, parang kami na po yung pan eh. Parang kami na yung middleman eh. Mm-hmm. Yung association na rin po mismo. Para yung kita nga na sinasabi, lahat, walang talo.
si miyembro na mayroong palaisdaan na kumita na, kumita pa siya sa asuasyon. Yung asuasyon naman na kumuha kay farmer, member, kumita rin. Tapos yung mga tao na nagpunta para magbenta, nagkaroon ng extra income kasi sila naman yung nagbenta, sila naman yung may sahod. Kaya hanggat maaari, ayun po yung binubuhay po namin yung parang livelihood at talagang magkaroon ng alternative source yung mga kasama. Hindi lang basta na nag-aalaga lang kami, kundi nagtutulungan kami at sama-sama, wala po kumikita, wala pong naiiwan, wala pong nadadaya. Kasi pag sa mga healthy, minsan nagkakaroon po ng karatan, gano'n. Kaya sabi, kaya naman, tayo-tayo na lang. Kaya yun po yung nagiging purpose ng asosasyon po. Pangkalahatan, lahat masaya, lahat kikita. Opo. Kasi kung iisipin mo, laging nagiging problema ng ating mga kasamang magsasaka, mas malaki pa yung kita ng middleman. Yung nag-assist kesa dun sa nagsaka talaga at nagpakahirap po. No? So, dito sa inyo, maganda na ayan, meron kayong pagtutulungan, kooperasyon, koordinasyon, para maging mas maganda po yung kita niya sa ganang kita nga, di ba? Nasa patas. Yes, and nabebenta niyo po sa ayon na presyo, tama? Yes po, yes po. Kapag may middleman, may dagdag na rin yung presyo. May dagdag na rin po. Ganun yung nangyayari. Sir, magkano? Pati gusto natin magsimula ng ating sariling palaisdaan. Sabihin natin 200 square meters ang ating bubuksan. Sa amin, ma'am, hindi kasi namin na-complete yung mga ganyang style. Kasi nga, nung nagsimula kami, pinasok talaga namin sa asosasyon. Pagdating sa financing, asosasyon na po talaga yung gumastos. May kanya-kanyang committee po kami na kumahawak sa bawat project ng grupo. Kaya yun po, parang nagiging madali na lang kasi yung pagdating dun sa mga pag-open nila, pag-hukay ng mga fish pan, sama-sama na, tulong-tulong na kami. Wala na po silang gastos. Parang sa inyo, sir, kung wala kang budget, pero meron kang pwesto, gusto po ang pahal ka ng aksasyon. Yes po. Opo, bayanihan na po ang nangyayari sa amin, ma'am. Tapos pag hindi naman kaya at masyado na malaki, may mga pagkakataon na pwede ka pong makalapit sa Ilquio or sa provincial government. Kasi nga yun yung purpose, yung association kami. Marami kami pero isang boses lang. Kaya yun po yung nagiging kagandahan minsan. Pag kailangan namin ng backdoor, kung ano man na panghugay ng kwan, gawa lang namin ng request sa resolution. Intended naman to para sa mga miyembro ng association na pagkakitaan ng pangkalatan. Nakakapag-request po kami, libre po. Kaya yun po yung kagandahan. Opo. Sir, sa sobrang dami ng benepisyo sa inyong asosasyon, parang paano ba sumama dyan? Paano ba tayo makapasok sa inyong asosasyon? Madali lang, ma'am. Basta may puso ka sa mga magsasaka at talagang hiling mo po ang pagpa-farming at willing kang makiisa sa mga layunin ng grupo, yun lang po siguro. Pasa ka lang ng biodata. Gasan-ilipe dapat. Sa ngayon, ma'am, kasi may mga miyembro na kami na iba't-ibang lugar. Kasi nga po, yung association po namin sa regional level na po. Buong region 3 na po. Kami po yung kauna-una ang association na umabot po sa regional level po. Kaya ngayon, medyo... 100? 100 na kayo, sir? Sa dito lang po sa San Felipe, 300. Pero may mga adapted association na po kami sa iba't ibang lugar, mga 10 po yun. Kasama na po yung mga inaalagaan namin, mga Youth Farmers Association, kung saan binubuhay ng buong Zambales. Yun po, ilan din po yun. Tapos yung Federated Livestock and Poultry Resource po ng Zambales, under din po namin. Kami rin po nag-organize, tumulong sa kanila para mabuo. Yun. Organic Farmers Association po, tapos yung mga Lowland Vegetable Grower. Marami po, maging sa Santa Cruz po, may mga ina-organize po kami ng mga grupo. Kasi yung purpose po nun, kumbaga kung kami natutulungan ng gobyerno, hanggat maaari, ginagawa rin namin yung paraan para kami naman makatulong sa mga maliliit namin mga kasama. Opo, ayun, nakita ko dito sa ating ayun, na pag-uusap na maganda talaga na makasama ka doon sa association, isang grupo, let's say association or co-op. Kasi yes, yung tulong ng gobyerno is na bibigay sa inyo kaysa yung independence ka. Opo, opo.
maraming benepisyong binibigay ang mga ang ating gobyerno pag kayo ay nasa isang grupo. Yes po. Lalo na po ngayon kasi yung pagdating sa agriculture sector po, ang support na binababa ng gobyerno is di na po siya napupunta individually. Napupunta na po siya sa bawat grupo. Kaya yun po yung kagandahan talaga hanggang kaya sana pag-organize na mag-organize ng grupo. At kung maganda naman yung sistema, yung kaganda ng pamamalakad ng mga opisyalis, talagang sabay-sabay po aangat. Pero may mga pagkakataon kasi na may ibang association po na ang purpose lang nila, kaya nila na ito is makakuha ng support. Yes. And then, yung mga miyembro na kinuha nila, pinapabayaan nila. Ayun po yung isa sa mga challenges natin ngayon. Nagiging makasarili po yung mga opisyalis at pag may dumating na project, pang sariling interest na lang po yung ngayon. Opo. Sir Jari, gano'ng nakatagal ang inyong grupo, ang inyong asusan po? Nasa 5 years na po, ma'am. 5 years? Oo. Yes po. At itong programa niyo sa pamimigay ng mga fry at mga isa, ay kailan ito nagsimula? Medyo matagal-tagal na rin, ma'am, kasi mga first 1 year po ata yan, nagsimula na kami namimigay. Pero doon po kasi nung una, namimigay kami ng support, lalong-lalo na po nag-pandemic. May mga location kami, may mga area kami na nangyari, kakalahating hektarya. Intended po yun for relief operation, pandemic, namimigay po kami. Inaani po doon, pinamimigay natin sa mga communities, sa mga nangangailangan, hindi lang sa miyembro. Tapos bigas, ganun, grocery. Hanggang sa nag-evolve, hanggang sa mag-maximize na po yung mga product, hanggang sa may mga dispersal program na tayo sa livestock and poultry. At ito lang, itong year na to, ito, nabuo na rin po yung livestock dispersal natin. Ay, dispersal po natin pagdating po sa mga tilapia at hito. Po. Para in case hanggang maaari, maturuan po talaga bawat miyembro na kumita hindi lang sa isa. Pasukin na lahat, nandyan na eh. Wala naman nang mawawala eh. Bakit hindi pa minsanan o lahat din lahat ng programa na mayroon tayo na pwedeng may tulong para babagyo man si Palay, meron si Palay's daan, o mapeste man si Manok, meron tayong baka at kalabaw, kambing, magkaroon ng peste si kambing, may mga manok naman tayo at na mga itlog. Kung hindi man, meron tayong aanihin ng mga kulay at mga palay na hindi talaga tayo mawawalan. Kaya sabi ko nga, madali na lang ang buhay ngayon ng farming kasi nga na nagkakaroon na ng mga magagandang samahan talaga na nagtutulungan at hindi lang isa na ngayon yung inaalagaan sa bukid or trabaho sa bukid kasi kumbaga pumapasok na po yung integrated crops na sinasabi na sama-sama na lahat na po para wala kang antalo kahit sabihin mo lugi ka sa isa, may pagkakataon ka bumawin sa kabila. Opo, tama yun. Yun na rin yung inaano natin dito sa ating programa. Ina-encourage natin yung ating mga kasamahan sa pagsaka na huwag mag-stay dun sa isang crop lang. Ngayon, tinuturuan natin sila na pwede pong magkaroon kayo ng palayan at the same time ay palaitaan na maliit na pwede makatulong sa inyo pagdating sa tubig. Kasi once na mag-dispose tayo ng tubig, yung tubig na galing sa palaitaan, can be fertilizer na rin kasi yung mga dumi ng ating mga isda. So yun, in a way, makakatulong yun sa'yo na kung hindi ka kumita sa palay, alam naman natin ang presyo ng palay, yun pabulusok eh. Yes, pati yes, yung gastos sa bukid, ganun din. So sa isda naman, kahit pa paano, stable ang presyo. So, ina-encourage talaga natin sila. Integrated farming po, pasukin natin, tayo mag-stick sa isang crop. Tama yung sinabi ni Sir Gary, no? Na pagka may bumagyo, pagka may mga peste, at least meron kang other source of income na mapapukuhaan, hindi yung zero ka na talaga. Yes po, yes po. Sir Gary, maraming salamat po sa pagbabahagi niya sa amin. Gusto ko yung topic natin na to, yung native na Kiko, kasi paborito ko yung pantas. Yan talaga. Masarap yan, inihaw na merong aswite. Sa Iloilo, ganyan ang ginagawa namin. Nako, sagad hanggang tinik ang kakainin mo kasi malutong din pagina. Adobong tuyo, masarap din tuyo. Opo, ayun, tama, adobo. Ayan, sir, maraming salamat po. At kahit tinitin po kayo sa awarding, no, pinabigyan po ang aming programa. Nako, salamat, sir. Salamat din po sa pagkakataon na mapabilang po sa inyong programa. At least kahit pa paano, ipapakita natin na may mga grupo at may mga samahan pa rin po talaga na
gumagalaw para sa kabutihan po ng lahat. At mayroon po kayo para magbigay ng daan at magbigay ng pansin sa amin na mabigyan naman ng pagkakataon na ilatag at makita yung mga programa na mayroon po na ginagawa. Hindi lang yung nag-aantay ng support sa gobyerno, hindi kumbaga kami rin po yung gumagawa ng para makatulong ng sa ating mga kasama na magsasama. Yes, sana nga po, marami pa pong Gary Farinas ang lumabas para tuloy-tuloy po ang mga programa ng katulad nito. Maraming salamat po ulit. Okay po, salamat po. At sa ating mga ka-agrikultura, isang kaalaman na naman po ang natutunan natin tungkol naman sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga dito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Hanggang sa muli, ito ang Agria.